Charitoo. Good afternoon, 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 afternoon, good, mga kabiyaya. Maraming salamat po sa pagtanggap ninyo sa amin sa inyong mga tahanan. Isang malaking kagalakan muli na sama-sama nating tunghayan ang mabiyayang salita ng Diyos at ang mayamang mensahe ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Heso Kristo. Ito po ang 12-day broadcast Learning Full Grace Day 12, April 28. Ako po si Bishop Emi, labis na nagpapasalamat sa inyong pagsama sa amin sa loob ng 12 araw na tuloy-tuloy na pag-aaral ng mensahe po ng biyaya. Today is our last day unless there is an extension, and later we will know. So, para sa ating mga kabiyaya, kung hindi nyo po napanood ang unang 11 broadcast, ay maaari nyo po itong mapanood gamit po ang EMI page. And if you are watching this broadcast for the first time, please like us on Facebook as well as follow us on Facebook. So, agad-agad i-lay down na po natin ang ating ground rules. Number one, identify your location. Kung kayo po ay baguhan sa broadcast na ito, pakilagay naman po ang inyong lugar. Kung kayo po ay datihan na sa broadcast na ito, repetition brings retention. Huwag kalimutan isulat sa comment section ang inyong location. Kung kayo po ay nanonood na may kasama, pakisabi na rin po, watching with someone, with your husband, with your family, or with the group. Malaking kagalakan po para sa amin malaman yan. Number two, like, invite, and share. Of course, invite pa more and share pa more. Hanggang hindi ka binablock, invite ng invite, share ng share. Of course, at the back of your mind, you know that the message of grace will never return void. Isaiah chapter 55, verse 11. Number three, participate in the learning process. Huwag kalimutan mag-participate actively. Lalo na po yung mga pastor. Mabilis kayong pumick up. So kung magsishare po kayo ng mga insight based on the learning, malaking tulong po yan sa mga mag-aaral ng mensahe ng biyaya. Parang katuwang kayo sa pagpapacilitate ng learning. So please do that. Huwag nyo rin kalimutan ilagay ang pangalan ng inyong church dahil may mga kabiyaya po na naghahanap ng malapit na Full Grace Church sa area po nila, and who knows, ang pinakamalapit po na church ay ang church ninyo, at dito maari di silang lumago sa mensahe ng biyaya. Number four, support this broadcast. Para po sa mga nagbigay na, maraming salamat. Thank you for giving to the Lord. Mula sa ikaibuturan ng aming puso, labis kaming nagpapasalamat. Doon po sa magbibigay pa lang at doon po sa mga patuloy na magbibigay, maraming salamat. Daghang salamat, mga kapatid, mga kabiyaya. Purihin ang Diyos sa inyong buhay. Ihanda po ninyo ang inyong communion elements. Palagi po natin sinasabi, mahalaga po ito sapagkat ito ang panlaban po natin sa COVID-19. Kapag sinabi po natin katas ng ubas at kapirasong tinapay, ito po ay simbolo
mga makapangyarihang simbolo. Hindi ko po sinasabi na yung tinapay, narito ang katawan ni Kristo o ito ang katawan ni Kristo. Hindi ko rin sinasabi na yung katas ng ubas ay mismo ang dugo ni Kristo. Simbolo. Pero hindi ko po sinasabing simbolo lang, kundi makapangyarihan nag-iisang simbolo ng tinapos na gawa ng Panginoon. Kaya mahalaga, sapagkat every time we do this, we are making a loud declaration of the finished work of Jesus Christ. Di ba yan ang bilin ni Apostol Pablo? Gawin ito palagi, katulad ng kanyang isinulat at sinabi mismo ng ating Panginoong Jesus bilang pag-alaala sa ating Panginoon. Ang kanyang kamatayan, pagkalibing, ang kanyang muling pagkabuhay habang hinihintay natin ang kanyang muling pagbabalik. Can you say amen? So, let's begin. Attendance, attendance, attendance. Check, 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 check. Taas ang kamay ng kompleto. 12 araw. Walang absent. Woo! Taas ang kamay. Congratulations. Perfect attendance. Ipinapadala ko sa iyo ang ribbon na ito at ang certificate na ito. Perfect attendance. Pinupuri natin ang Panginoon sa buhay ninyo. Ba hindi madaling ma-perfect ang attendance na yan? Nagiging 4 o'clock habit. Tuwing alas 4 ay inaabangan na natin ang pag-aaral ng mensahe po ng biyaya. Again, congratulations. To God be all the glory. Palakpakan natin ang Panginoon sa inyo pong buhay. So, magsimula na po tayo review. So, let's commit this first to the Lord. Tayo po ay manalangin, mga kabiyaya. Let us all pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us again in this wonderful time to study your word. Tinipon mo kami sa pamagitan po ng online broadcast. Kami po ay nasa iba't ibang lugar, malalayo ang aming location, Luzon, Visayas, Mindanao, at ang iba po ay nasa ibang bansa. Pero pinaglapit-lapit mo kami ng iyong presensya. Samantalang kami ay nag-aaral ng iyong mayamang salita, kasama ka po namin, nararamdaman namin ang iyong presensya. So pinagkakatiwala po namin sa inyo ang mahalagang sandali na ito. Ang aming panalangin, anuman ang aming sasabihin, anuman ang aming gagawin, ay magbigay palagi ng kapurihan sa marangal mong pangalan at pagpapala sa mga kabiyaya. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po lamang ng Panginoong Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen and Amen. So let's begin. Atin muling silipin ang 7 covenants. Nakita nyo na po ito, pero palaging dapat maalaala ito. 7 is God's perfect number. Complete covenants po ito. 7 kompletong tipan. Edenic, Adamic, Noahic, Abrahamic, lahat po yan ay grace. Mosaic, Davidic law. Messianic, full grace. So by the rule of numbers and by the rule of proportion, mas lamang ang grace kaysa sa law. So the main thing is not the law. The main thing is grace. So the main thing is to keep the main thing, the main thing. So what's the main thing? Grace is the main thing. Napansin po ninyo ang malaking katotohanan po na iyan. Before the law, Israel lived under grace. Nang ang Israel ay naroon po sa Ehipto, sa ilalim ng pagkaalipin sa Ehipto, sila po ay nabubuhay sa ilalim ng tipan ni Abraham. At yung tipan ni Abraham ay under grace. Nang si Moses ay pumunta sa Egypt, ang dala po niya ay ang kasunduan ng Diyos kay Abraham
at ito'y kasunduan ng biyaya. Always keep in mind that under grace, you receive what you do not deserve. Yan po ang ibig sabihin ng grace. Kaya yung Israel, natanggap nila ang hindi marapat para sa kanila bago binigay ang kautosan. Katulad ni Abraham, natanggap ni Abraham ang hindi marapat para sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagkukulang, pinagpala pa rin si Abraham, hindi para konsintihin ang kanyang pagkukulang, kundi daigin ang kanyang pagkukulang ng kabaitan. At habang ginagawa ito ng Diyos, binabago si Abraham, sapagkat ang kabutihan ng Diyos ay makapangyarihan at higit na makapangyarihan kaysa sa pagkukulang ng tao. Romans chapter 2 verse 4, the goodness of God brings people to repentance. Kailan ibinigay ang kautosan? When was the law given? Sagot, Exodus chapter 20. Another question. Ano ang nag-udyok sa pagbibigay ng kautosan? Sagot, Exodus 19. So bago nagkaroon ng Exodus 20, the giving of the law, Exodus 19, yung chapter na ito, mababasa nyo what triggers the giving of the law para maintindihan po natin. Hindi po ibinigay ang kautosan para pigilin ang kasalanan. Hindi po. Kung may mga naniniwala po na ibinigay ang kautosan para pigilin ang kasalanan, mali po kayo, sapagkat nung ibigay ang kautosan, hindi po napigil ang kasalanan. In fact, lalong lumala ang kasalanan, sapagkat ang layunin ng kautosan ay ilantad ang kasalanan ng tao. Tulad ng ginawa ng Diyos dito sa Exodus chapter 19 and chapter 20, ipinakita po ang kasalanan ng Israel nang maibigay na po ang kautosan sa Exodus 20. So let me just refresh your memory on the Hebrew syntax. Probably you have seen this many times, but at least see it for the last time. Kol asher debir Yahweh naaseh. Ang transliteration, all that the Lord commands, we will do. Ang translation po niyan, all that God commands us, we are well and able to perform. Hindi po nagustuhan ni Yahweh ang tugon na ito, sapagkat ang tugon na ito ay merong himig ng pagmamataas. Tulad ng original sin ay pride, the fall of Lucifer, Isaiah 14, the fall of man, Genesis chapter 3, ganun po ang tao, mapagmataas, believe sa sarili. Kaya galit ang Diyos sa kasalanan ng kayabangan. Mababasa nyo sa Book of Proverbs, sa listahan ng kinamumuhian ng Diyos na kasalanan, number one ang kayabangan. At ang dahilan kung bakit minagaling ng Diyos, pinili niya na ang kaligtasan ay purong biyaya, walang dagdag na gawa upang walang sinumang magmapuri. Remember, Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not by works, lest any man should boast. Maliwanag po na ayaw ng Diyos ng kayabangan. Kaya sa biyaya, wala kang maipagyayabang, sapagat hindi lang ang kaligtasan mo ang kaloob ng Diyos sa iyo, kundi lahat ng mayroon ka ay bigay ng Diyos. All that you are and all that you have and all that you hope to be, all by His grace for His glory. Can you say Amen? Kanino ibinigay ang kautosan? To whom was the law given? The answer is sa bayang Israel. So maliwanag po yan, ibinigay yan hindi sa mga hintil, ibinigay po yan sa Israel, sapagkat
ang tipan po na yan ay ang tipan ng Diyos sa Israel sa pamagitan ng kautusan. Nang maibigay na po ang kautusan, nagpalit po ng kasunduan. So let me show you the contrast. You see right here, under grace, Abrahamic covenant. Nung pumasok ang law, Exodus 20, nag-change ng covenant from under grace to under the law. Yun naman po yung Mosaic covenant. Kaya mababasa nyo po sa Bible, nagbago na ng kasunduan, pati ang tono, pati ang klima, pati ang lahat ay nagbago dahil sa pagpasok ng kautusan. Abrahamic covenant is a one-sided covenant. All God, no man. I want to say that because that is a very important point. Kung maiintindihan po natin ito, mas madali na nating maiintindihan pagpasok ng bagong kasunduan. Sapagkat ang mayroon kay Abraham ay anino na ang kapuspusan ng katuparan ay walang iba kung hindi na kay Kristo. This is just a foretaste. Yung kay Jesus Christ po, yung full taste. Magkaiba po ba yung tikim sa pagkain? Tikim, tinikman lang. Ang sarap, yung kinain, kinunsum mo. So ito po yung patikim ng one-sided covenant. I'll show you. Genesis chapter 15, verse 7, following verses. He also said to him, I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans to give you this land to take possession of it. Si Abraham ay tinawag ng Diyos mula sa lupain ng Ur of Chaldees. Lugar po ito ng mga idolaters. So ang mga ninuno ni Abraham ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Nagpakilala si Yahweh bilang tunay na Diyos, nag-iisa at tunay na Diyos. Ang lahat ay Diyos-Diyosan at siya lang ang tunay na Diyos. Tinawag niya si Abraham mula sa lupain ng Ur of Chaldees at mula dito, ang sabi ng Diyos, lumabas ka at pumunta ka sa lupain, ipapakita ko sa iyo. Yun po yung mababasa natin sa Exodus chapter 12. Now look at the next verse, verse 8. But Abram said, O sovereign Lord, how can I know that I will gain possession of it? Referring to the land the Lord spoke about in verse 7. Verse 9. So the Lord said to him, Bring me a heifer. Yung heifer sa Tagalog, dumalagang baka. A goat, a ram, each 3 years old, along with a dove and a young pigeon. Anong pagkakaiba ng dove sa pigeon? Spelling. Parehas po ito kalapate. Pero sabi ng mga eksperto, nagkakatalo po sa sukat. Mas maliit ng kaunti ang dove, mas malaki po ang pigeon. Now, moving on. Verse number 10. Abraham brought all these, lahat ng na-mention sa verse 9, Abraham brought all these to him, cut them into, and arranged the halves opposite each other. The birds, however, he did not cut in half. Now, let me explain this sapagkat if you do not understand what this is all about, it makes no sense. Sa pagbasa natin, ano ito? Ang tawag po dito ay the cutting covenant. Let me explain. Noong unang panahon, kapag ang dalawang tribo o dalawang kaharian, for that matter, sila po ay nagkasundo at sila po ay merong tipan,
o dalawang pamilya, basta dalawang partido. At sila ay nagkaroon po ng covenant. Magkakaroon po ng tinatawag na ceremony. They call this the cutting covenant. Magdadala sila ng mga hayop tulad ng nirequest po ni Yahweh kay Abraham. At ang mga hayop na ito ay hahatiin sa gitna. Pagkatapos, ito po'y paghihiwalayin sa magkabilang panig. Magkakaroon ng espasyo sa gitna. Ang kabilang parte ng hayop ay nasa kanan. Ang kabilang parte ay nasa gawing kaliwa. Pagkatapos, yung dalawang leader ng tribo o leader ng pamilya o leader ng isang kaharian o leader ng dalawang kaharian, for that matter, yung parehas leader, sila po ay magkasabay na lalakad sa gitna po noong mga hayop na nasa kaliwa at nasa kanan. Lalakaran po nila yun pong gitna ng hayop na hinati sa gitna. Ang tawag po ron, the cutting covenant. Pagkatapos po ng seremonyang ito, ang ibig sabihin, lahat ng sayo ay sa akin. Ang lahat ng sa akin ay sayo. At tanging kamatayan lang ang sa atin makapaghihiwalay. At ang aking kaaway ay kaaway mo. Ang aking kaibigan ay kaibigan mo. Ang aking ari-arian ay ari-arian mo. Vice versa. Yan po yung tinatawag na the cutting covenant. Napansin nyo, merong pagtigis ng dugo. Kasi napakahalaga po ng pagtigis ng dugo. Natatandaan nyo po ba yung ating mga bayani sa panahon ng katipunan? Yun pong tinatawag sa ating istorya na blood compact. Meron ding shedding of blood. Yun po yung pakikipagtipan ng mga katipunero. Patay kung patay. Laban kung laban. Ayan. Kaya yun po ibig sabihin ng pagtigis ng dugo. Kaya pag ang dalawang partido nagkasundo at magkaroon sila ng tipan, pareha silang lalakad sa gitna. Now, did you get that? Mahalaga po yung larawan na yan sapagkat yan po yung pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham. Now, moving on. Verse number 11. Then birds of prey came down on the carcasses, but Abraham drove them away. Of course, very obvious. Nakahandusay po doon ang mga patay na hayop. Siyempre, makakatawag pansin po yan sa mga buitre. At binubugaw niya sapagkat yun ay lalakaran ni Yahweh at ni Abraham sa kanilang pakikipagtipan. Look at verse number 12. As the sun was setting, Abraham fell into a deep sleep. Nakatulog ang lolo mo. Abraham fell into a deep sleep, and a thick and dreadful darkness came over him. Verse 13. Then the Lord said to him, "Know for certain that your descendants will be a stranger in a country not their own, and they will be enslaved and mistreated 400 years." Now, let me explain that. Nang sabihin ito ni Yahweh sa pamagitan po ng panaginip dahil nakatulog na si Abraham, wala pa pong descendants si Abraham. Wala pa po ang Israel. This is a prophecy spoken no less than God himself. Ang tinutukoy po dito ay yung nangyari doon sa Israel sa Egypto. Now let's look at that again. For a certain that your descendants Israel will be strangers in a country not their own, referring to Egypt,
And they will be enslaved and mistreated for 100 years. Correct. Pero Bishop, bakit nabasa ko 430? Ang sabi ni Yahweh, 400. Now, basahin ng maigi. 400 years sila enslaved and mistreated. Because you have to keep in mind, nang pumunta naman sila sa Egypt, hindi po sila pumunta ron bilang slave. Remember, si Joseph po ay second in command to Pharaoh. Kaya bida-bida sila doon sa Egypt. Meron silang lupaing designated Goshen, hindi sila enslaved. Kailan po sila na-enslaved? Nung mamatay na po yung mga Pharaoh na hindi kinilala si Joseph, samantalang dahan-dahang dumadami na ang mga Israelites, na threaten ang mga Egyptian, so inalipin nila ang mga Israelites sa takot na baka ang mga ito'y mag-alsa at labanan po sila. Well, cutting the long story short, yung 400 years, yung po yung slavery. Yung 30 years, hindi po sila enslaved. Kaya pagdating ng 430 years, they walk out from the land of slavery going to the promised land. And that is the fulfillment of what God prophesied here in this verse. Look at verse 14. I will punish the nation they serve as slaves. Nangyari po ba yan? Pinarusahan po ba ng Diyos ang Egypt at ang mga Egyptians? Absolutely. You can read your Bible. Afterward, they will come out with great possessions. Nangyari po yan? Yes. They went out from the land of Egypt carrying silver and gold. They got their payback. Sila po'y nabayaran at sila po'y merong ginto at pilak. Sila po ay mayaman nang lumabas sa lupain ng Ehipto. Hindi lang mayaman, sabi sa Bible, malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, pinayaman ni Yahweh mula po sa kasunduang pinagtibay niya kay Abraham gamit po ang Abrahamic covenant. Now, we need to pass forward. Look at verse 17. When the sun had set and darkness had fallen, kanina papalubog pa lang ang araw, ngayon dumilim na. When the sun had set and darkness had fallen, a smoking fire pot with blazing torch appeared and passed between the pieces. On that day, the Lord made a covenant with Abraham. What is this? This is what you call one-sided covenant. Nang magising si Abraham, naglakad na po si Yahweh sa gitna po ng mga patay na hayop. Mga hayop na hinati sa gitna, ang Diyos lang ang lumakad. Gamit po ang smoking fire pot and blazing torch. Remember, hindi niya maaring makita ang Diyos sa kanyang buong kaluwalhatian. So this is a manifestation of God. Pero ang Diyos lang ang lumakad sa gitna. Abraham only saw it when he woke up. He saw it, but he never walked on it. Now, tanungin niyo po ang sarili niyo, bakit? Natatandaan niyo po na sa kasunduan ito ng dalawang partido, hindi pwedeng mabigo ang kahit sino. At sino mang mabigo sa parte ng kasunduan ay nangangahulugan ng kamatayan. And now you understand why God did not allow Abraham
walk in the middle of the carcasses because God knew that Abraham will fail. And if Abraham fails, he has to die because it is an agreement of two parties. Abraham has to die if Abraham failed to keep the terms of the covenant. He has to die. So ang ginawa ng Diyos, siya lang ang lumakad sa gitna ng carcasses because God never fails. Ang Diyos ay hindi nabibigo. Kaya ang tipan na ito ay one-sided sapagkat hindi po nakalakad si Abraham sa gitna sapagkat sinagot ng Diyos ang paglakad ni Abraham. Kaya yan ang dahilan kung bakit sa kabila ng pagkukulang at pagkakamali ni Abraham, hindi po siya pinatay ng Diyos o hindi po siya namatay sapagkat sagot siya ng kabutihan ng Diyos. That is what Abrahamic covenant is all about. Can you go back to the verse? I want to see the verse again. That last verse, can you show that verse 18? On that day, what day is that? The day God walked in the middle of the carcasses. On that day, the Lord made a covenant with Abraham. Interesting, isn't it? Tipan ang tawag, pero ang lumakad isa lang. That's what you call Abrahamic covenant. One-sided covenant. One-sided covenant. Na pag naintindihan mo yan, look up here, look at my eyes. Kung kaya mong maintindihan yan, then you can understand that grace is a one-sided covenant. All of God, no man. Man is just a recipient of the goodness of God. Tinatanggap lang natin ang kabaitan, kabutihan ng Diyos. Sapagkat sa krus ng Kalbaryo, lahat ng ating kasalanan ay ikinarga na sa dugo ang katawan ni Kristo at nang nirelease ng Diyos ang parusa ng kasalanan, tumama na ito sa dugo ang katawan ni Kristo. Kaya ang kasalanan mo at ang kasalanan ko, binayaran ni Kristo. Kaya sa harap ng Diyos, wala ka ng atraso at dahil dito, obligado ang Diyos na pagpalain ka, paunlarin ka, pagalingin ka sapagkat ang lahat ng ito ay binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para ibigay sa iyo ng libre one-sided covenant. Dinaig ng Diyos ang pagkukulang ni Abraham. Sa krus ng Kalbaryo, dinaig ni Kristo ang ating mga kasalanan. Kaya pag tayo po'y tumayo sa harapan ng Diyos, hindi po nakikita ng Diyos ang ating kasalanan. Ang nakikita ng Diyos ay ang katwirang naibigay sa atin sa pamagitan ni Hesus Kristo. Tulad ng nasusulat, 2 Corinthians chapter 5 verse 21, He who knew no sin became sin, that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. We are made righteous before God because of the finished work of Jesus Christ. One-sided covenant. Can you say amen? Now, I said that because it is important to understand that this is what grace covenant is all about. Now, Bishop, is it biblical? Pag sinabi niyo po ba, Bishop, the one-sided covenant, diba in the truest meaning of the word, parang hindi tama dahil dapat pagka covenant, kasunduan ng dalawang partido, correct. That is what covenant is all about. You keep the term and God will keep the term and that is what you call covenant. My question is, can you keep it? Meron ba tayong abilidad? Mayroon ba tayong kakayahan sa bagsak nating kalagayan na gawin ang inihingi ng kasunduan? Wala. Dahil sa kahabagan, dahil sa biyaya ng Diyos, yung hindi nating kayang gawin, ginawa ni Kristo alang-alang sa atin. Remember, what the law is powerless to do, God did. By sending His own Son,
in a sinful man, in the very person of Jesus Christ, he became sin, so that through him, God already condemned sin. And because God already condemned sin in the body of his own son, God can no longer condemn you, because all your sins have been paid in full. Bayad ng lahat. Pero Bishop, can you show me a verse na pwede ang one-sided covenant? I'll show you. In the book of Hebrews chapter 6, verse 13 to 14 proves it. When God made his promise to Abraham, since there was no one greater for him to swear by, what did God do? Look at the verse. He swore by himself. O di ba pagkasusumpa ka o mamamanata ka, namamanata ka sa harap ng mas mataas kaysa sa iyo? That is exactly what it is. And God has to swear. At wala po siyang pwedeng sumpaan na mas mataas kaysa kay Yahweh. So what did God do? He swore by himself, saying, I will surely bless you and give you many descendants. Alam ng Diyos mabibigo si Abraham. Now tell me honestly, mga kamag-aral, nabigo ba talaga si Abraham? Yes. He lied how many times? 2 times. He is a miserable husband. Sipin mong asawang lalaki, ipinagkaila mismo ang kanyang asawang babae para lang maisalba ang kanyang ulo. At pagkatapos noon, nagkaroon pa siya ng maraming pera, ginto, pilak. And yet, sa kabila ng kanyang kamalian, pagsisinungaling, always keep this in mind, ha? Laging mahalagang tandaan ito. Hindi nangungunsinti ang Diyos ng kasalanan. Katulad ng ambiyaya, hindi nangungunsinti ng kasalanan. We do not condone, but also we do not condemn, because sin, brothers and sisters, is already been condemned in the body of Jesus Christ on the cross. We do not condemn because where sin abounds, grace abounds even more. So, yung one-sided, biblical po yan. Kaya po yung grace is one-sided covenant. Alam nyo kung sino lang po ang pumapalag sa tipa na ito? Yung mga mayayabang, mapagmataas, bilib sa sarili. Alam nyo kung sino ang hirap tanggapin ng grace? Ipagtatapat ko sa inyo. Yung mga may mataas na pinag-aralan, yung bilib sa sarili, yung may masters, yung merong doctorate degree, kasi tingin nila sa kanilang sarili, mataas. Kaya hindi nila matanggap yung grace lang. Kasi hindi nila mailalapat yung kanilang napag-aralan. Yun po ang problema talaga. Kaya po maraming tao ang ayaw ng grace. Kasi hindi mababanggit yung kanyang titulo, hindi mababanggit yung kanyang natapos, kasi hindi talaga mahalaga yun eh. When it comes to grace, ha? Pero when it comes to secular, pagalingan kayo. Talaga naman, mas maraming letra pagkatapos ng pangalan mo, mas bida ka. Sa mundo, hindi ka lang nakapag-aral. Pati yung pinag-aralan mo, pati yung kusa ka nag-aral. Binubusisipan nila yung kusa ka ba nag-aral. Recognize ba eka ng CED yan? Yan ba eka ay university? Napaka-partikulante. Samantalang ang mga alagad, mga kapatid, ay sinanay mismo ng Panginoon doon sa dalampasigan, sa ilalim ng puno, habang sila'y naglalakad. Pero wag ka, ang kasama nila, yung master teacher na si Jesus. Wala silang malalaking diploma na may pagmamagara sa mundo. Pero they were able to turn the world upside down because Jesus was in them and Jesus is working in them.
brothers and sisters, yan yung grace. Kaya sa grace, si Jesus ang bida. Walang iba. Kaya pag gusto mo si Jesus lang ang bida sa buhay mo, halina, sumama ka na dito sa biyaya. Kasi dito, hindi tayo ang bida. Si Jesus lang ang bida. Can you say amen? Now, having said that, I want you to see this very clear contrast. Look at this. Under grace, you receive what you do not deserve. Is that correct? Correct. Under the law, you receive what you deserve. Correct. Sapagkat yun ang isinasaad ng kautusan. Kaya maliwanag. This explains Exodus chapter 14, 15, 16. No one died. This explains why Numbers 21, many Israelites died. Pag nagkaroon ka ng thorough study, na pag-aralan mo yan, napakahalaga po niyang mga chapters na yan, parehas na parehas ang kanilang reklamo. Reklamo sa journey, reklamo po sa food, reklamo po sa water, all that. And yet, no one died. Pero pagdating sa Numbers 21, lumabas yung mga ahas at sila'y pinagtutuklaw at sila'y nangamatay. Bakit? Kasi under the law, you have to perform. Under the law, you have to obey. Because if you do not obey, you will be punished. At ang parusa niyan, napakabigat. Kamatayan. Kaya nangamatay sila. Pero doon sa under grace, walang parusa. Kasi dinadaig ng kabaitan ng Diyos yung kasalanan. Pero hindi kinukonsente. Dinadaig lang. Dahil pag nadaig na yung kasamaan mo, ang end result, you become a changed man. Because the goodness of God brings people to repentance. Repentance meaning change, metanoia, tunay na pagbabago. Now, bakit ibinigay ang kautusan? Merong dalawang malaking sagot. Number one, the law was given so that man would see the extent of his depravity. Mababasa po natin yan sa Romans chapter 5 verse 20, Galatians chapter 3 verse 19. We're not going to read that again. I am just doing the finishing touches because this is very important na mamakat sa ating kaisipan. Dahil may mga nagmamagaling, sinasabi nila ng kautusan na ibinigay para pigilin ng kasalanan, deterrent, aba, hindi po totoo yun. Na pinag-uusapan natin dito yung batas ng Diyos na ibinigay sa Israel. Huwag nyo itong itutulad sa batas ng tao, ginawa ng tao para sa tao. That is totally a different thing. Kasi hindi po yun ang naayon sa pinag-uusapan natin. Bible lang tayo. Hindi ka po pwedeng magpaliwanag sa Bible gamit ang kaisipan ng mundo tapos ipaliliwanag mo ang Bible. Mali yun. You have to use the Bible to understand the Bible because the Bible interprets itself. Kaya yung sa Bible, ang pinaniniwalaan natin na yan pong kautusan hindi po ibinigay para pigilin ang kasalanan. In fact, binigay po yan para i-expose ang depravity of man, which we learn what kind of depravity? Total depravity. Number two, the law was given not to save us, but to bring us to the Savior, the Lord Jesus. I'm giving you the verse. Galatians chapter 3, verse 24 to 25. You are getting all the verses. So, kampanting-kampanti po ang mga mag-aaral na hindi nyo po nakukuha yung opinion ni Bishop Emi. Because my opinion is not so important.
What is more important is God's word. The verse is the voice of God. Pwede tayong hindi magkasundo sa mga opinion lang natin. Magkakapatid pa rin tayo sa Panginoon. Pero hindi tayo pwedeng hindi magkasundo sa katuruan ng salita ng Diyos, lalo na kung may talata. Kasi yung verse ang nagsasabi kung ano ang katotohanan. Tulad nito, the law was given not to save us. Tanong ko sa inyo, meron bang nagtuturo na ang kaligtasan ay nasa pagsunod ng kautusan? Meron. Yun pong mga hardcore by works, di ba? Meron bang mga nagtuturo na hindi sapat tanggapin ng Panginoon, kailangan mo pa rin sundin ang kautusan? Meron. Yun po yung mga mixture. Yung mga modern Judaizers. Yung mga old Judaizers, they were referring to the circumcision and the law. Pero itong mga modern, mga makabago, kahit ano, idinadagdag nila sa grace ni God. Church membership, giving, ministries, etc., etc. Dami. The list is endless. Hindi sapat ang biyaya ng Lord. Kailangan. Pero, kasunod niyan, pera. Kaya maraming mga tao ang na-prostrate sa religion. That's why we are not giving you religion. We are sick and tired of religion too. God hates religion. Religion is never the answer. The answer is Jesus Christ. Because Jesus is the Savior. Can you say amen? The law was not designed to last forever. Hindi po yan ibinigay forever. Binigay lang po yan only for a while. Only for a period of time. Ang tanong, kailan nagtapos ang kautusan? When did the law end? The answer, the law has ended when the seed had come. Tagalog, dumating na ang katapusan ng kautusan. At ang kautusan ay natapos na. Hindi po matatapos pa lang. Ang kautusan ay natapos na nang dumating na ang binhi. Tatanungin kita, sapagkat mahalaga po ito, nakasulat yan sa Galatians chapter 3 verse number 19. So my question is, who is the seed? Sino ang binhi o seed na dumating? Ang sagot ay si Kristo ang seed. Correct. May verse ba? Galatians chapter 3 verse 16. So hindi mo kailangan manghula. Ang sabi ni Apostle Pablo, pag dumating na ang binhi, titigil na ang kautusan. Yun ang palatandaan. So habang wala pa yung binhi, gumagana pa yung kautusan. Pero pag dumating na ang binhi, the seed, and according to this, sino ang binhi o seed? Si Kristo ang seed. Can you say amen? So Galatians chapter 3 verse 16. Dumating na ba ang seed o hindi pa? Dumating na po ba o darating pa lang? Dumating na. Sino ang seed? Si Kristo. So ano ang kasunod na mangyayari kung dumating na ang kautos, dumating na ang seed? Ano mangyayari sa kautusan? Siya po ay titigil na. Sapagkat the law is only until the seed had come. Now, Christ is the sum total of the law. Hebrews 10:1. The law is but a shadow. Colossians 2:16 to 17, Christ is the reality. Christ is the fulfillment of the law. Matthew chapter 5 verse 17, very clear. Sabi ni Jesus, do not think that I came to destroy the law
or the prophets, I did not come to destroy, but to fulfill. The word fulfill comes from the Greek word plero, which means satisfy, finish, complete. It means Jesus Christ satisfied the requirements of the law, he finished it, and completed it. That's why when he was on the cross, he shouted victoriously, "It is finished! Tetelestai!" Alam niyo po ba na iyan ang isinisigaw ng isang matagumpay na general sa harapan ng emperador? Pagkatapos ng isang matinding digmaan, siya po kasama ng lahat ng mga nagtagumpay ay paparada sa buong kaharian at hihinto ang parada sa harap ng emperador. At ang general na nanguna sa labanan at naging matagumpay ay haharap sa emperador at sasabihin niya, "Tetelestai! It is finished." Tapos na. Nagtagumpay. Talo na ang kaaway. Narito ang buong samsam. Nanalo ang general. Brothers and sisters, na ang ating Panginoong Kristo ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, hindi po siya namatay na talunan. Siya po bago na lagutan ng hininga. Kung inyo pong matatandaan, ang kanyang ika-anim na wika, "It is finished!" It was a shout of victory. And then he ended it by saying, "Father, into your hand I command my spirit." He gave up his ghost or spirit and he died. Hindi po siya napatay ng imperyo ng Roma. Wala hong sapat na kapangyarihan ang lahat ng sundalo ng Roma para patayin ang prinsipe ng buhay. You know what Jesus did? He laid down his life. Sabi ni Jesus, walang makakakuha ng buhay na ito kusa akong ibinigay. That is love. Grabe ang pag-ibig sa atin ng Diyos nang isugo niya ang kanyang bugtong na anak na matay sa krus ng Kalbaryo alang-alang sa atin. This is what love is all about. Jesus died victoriously. Plero. It means he satisfied all the demands of the law. He completed it. He paid it all. We owed a debt we could not pay. He paid the debt he did not owe. Brothers and sisters, this is what love is all about. Binayaran niya ang utang natin. Wala po siyang utang sa katarungan ng Diyos. Wala siyang nagawang kasalanan. In him, no sin. 1 John 3:5. He did no sin. 1 Peter 2:22. He knew no sin. 2 Corinthians 5:21. And yet he became sin. Think with me. He did that for you and for me. That is why it is amazing. Grace is truly amazing. Can you say amen? Now, Christ is the end of the law. Romans 10:4. The word end there, if you remember, the Greek word is telos. T-E-L-O-S, telos, which means termination. Jesus terminated the law. So he is the original terminator. He is.
He terminated the law. Endo. Ano yung endo? Ha? Ano ibig sabihin ng endo? End of contract. So, endo na. Tapos na ang kontrata ng kautusan. Alam niyo po ba ang kontrata ng kautusan? Ipakita lang sa iyo ang kasalanan, tapos dalhin ka kay Kristo, tapos na ang kontrata niya. Di ba sa kontrata, dapat gawin mo lang kung ano ang in-stipulate ng contract? Hindi mo pwedeng gawin yung labas sa kontrata mo. Ang nakalagay sa kontrata, nang pumasok ang kautusan, is only to show your sinfulness and then bring you to the Savior. Pag nagawa na yan, endo ka na. Tapos na ang kontrata. Kasi ang susunod na dyan, ang in charge na, si Jesus na. Nasa buhay mo na siya. And Jesus is greater than the law. Sapagkat He is the living Savior. Christianity is not keeping the rules and regulations. Christianity is living the very life of Jesus inside you. Ang Christianity, inilagay niya yung buhay niya sa iyo. Ang Christianity, ipamuhay mo yung buhay ni Kristo. Yun ang Christianity, hindi religion. Well, I know, may mga gumawa ng religion out of Christianity, but that is not what we preach. We preach the real Christianity, the message of full grace, non-compromising. Jesus, period. Jesus alone. No one but Jesus. Jesus plus no one. Grace alone. Nothing but grace. Grace plus nothing. Grace all the way. Paano tinapos ni Kristo ang kautusan? How did Christ terminate the law? Tanong ko muna sa inyo, terminated na ba ang law? Yes. How did He do that? Paano niya ginawa? Sagot, Christ terminated the law through the cross. May verse, Romans 8:3-4. You have to take note of that verse. Dahil diyan, terminate na ang law. What the law cannot do, God did by sending His Son. And in the sinful man, God condemned sin. Si Jesus ang naging substitute natin doon sa krus. Kaya ang tawag po sa kanyang kamatayan, substitutionary death. Siya po yung ating kahalili, kaya ang tawag sa kanyang death, vicarious death. He died on our behalf. He took our place on the cross. Tayong dapat mamatay kasi the wages of sin is death. But Jesus died for us. Dahil sa kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, inako niya ang ating kasalanan, terminate niya ang law kasi yung hindi kayang gawin ng law, ginawa ng kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Hindi ho tayo kayang banalin ng kautusan. Now, we are not against the law. We are not. The law is holy, the law is righteous, and the law is good. But the law cannot make you holy, righteous, and good. Only the finished work of Jesus made you holy, righteous, and good. Sapagkat inimpute sa iyo, itinapal, idinikit, ikinapit sa iyo, mismo ang katuwiran ni Jesu Kristo. Kaya sa harap ng Diyos, you are righteous, holy. It's very clear in the scripture. Kaya yung hindi kayang gawin ng kautusan, ginawa ni Kristo, terminated na ang kautusan. Hindi ho pwedeng magligtas ang kautusan. Ang kaya lang gawin niya, ipakita sa iyo ang kasalanan mo, akayin ka kay Kristo, tapos na ang kontrata niya. Mula doon, si Kristo na ang in charge. Don't worry, He is living in the inside of you. I have been crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I,
But Christ lives in me. And the life I now live in the flesh is the life of the Son of God who loved me and gave himself for me. Galatians chapter 2 verse 20. Mas makapangyarihan si Kristo kaysa sa bato na pinagsulatan ng sampung utos. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay higit na makapangyarihan. Can you say amen? That is why we call this the message of the cross. Kasi the cross terminated the law. That's why we do not preach the law. Terminated eh. Bakit mo ipipreach yung terminated? Bakit mo ipipreach yung hindi na gumagana? Ang ipipreach mo, yung mensahe ng krus na siyang nagpawalang bisa sa kautusan. Sapagkat si Kristo ang nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Next question. Anong kautusan ang tinapos ni Kristo? Kasi yung iba, naniniwala, hindi daw lahat ng kautusan ay natapos. Yung lang ilang parte ng kautusan. At yung ilang parte ay hindi pa. So anong sagot? Ang buong kautusan, ceremonial at moral. May verse, of course, nandyan yung verse. Romans 6:14, Romans 7:4, and Romans 7:7. Ceremonial law and moral law, lahat po ito, buong kautusan, tinapos na ni Kristo. Ano ang lakas ng kasalanan? Sagot, kautusan. 1 Corinthians chapter 15, verse 56. So let me show you the scripture. 1 Corinthians 15, 56. The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Can you see this on the screen? All right? Are you seeing it right now? The strength of sin is the law. Let's do the math. Subtraction ba? Little, simple math. Let's remove the law. Without the law, sin has no strength. The strength of sin is Without the law, sin has no strength. Can you say amen? Ito ba ay nangangahulugan na tayo ay mamumuhay na immoral at pusakal? Hindi. Hindi. Bakit? Sapagkat ikaw ay hindi na katulad ng dati. 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. Ang dating bagay lumipas na, narito ikaw ay naging bago. Bago ka sa kaloob-looban, sapagkat ang dating patay na espiritu ngayon ay buhay na, at ang buhay na nakadeposito sa iyo ay ang buhay mismo ng Diyos, at ikaw ay binabago patuloy sa isip, damdamin at kalooban, sapagkat nasa iyo na ang buhay ng Diyos. Hindi ka lang niligtas, hindi lang isinulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, hindi lang siniguro ang iyong kaligtasan, kundi nabubuhay mismo ang Diyos sa iyo. Inside your born again spirit, you have the very presence of God. You have become the new habitation of God. Sa Old Testament, meron po tayong tabernakulo. Ang tabernakulo ay mayroong three parts. The outer court, the inner court, and the innermost court. You can find the presence of God in the innermost court, known as the Holy of Holies. No one can enter the Holy of Holies except high priest once a year. Dahil dito po sa silid na ito, narito ang kahon na kung tawagin po'y Ark of the Covenant, which represents the very presence of God. That is where God lives
on earth. Dito sa lupa, nakatira ang presensya ng Diyos sa loob ng dakong kabanal-banalan. That is where God lives. No one can enter inside. That is what you call the habitation of God. Nang si Jesucristo'y namatay sa krus ng Kalbaryo, kung matatandain po kayo sa kwento pag nagbabasa kayo, mayroong kakaibang bagay na nangyari. Nang siya'y namatay, lumindol! At ang kortina ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba ay napunit! Anong ibig sabihin? Yun pong kortina po na yun ay sagisag ng lumang kasunduan. Sapagkat sa lumang kasunduan, walang pwedeng pumasok sa loob except high priest once a year. But through the finished work of Jesus Christ, that veil was torn from up to bottom. Nabuksan na ang pintuan. Pwede na tayong pumasok. Hindi ka na dadaan sa sasardote sapagkat meron na tayong pinakamataas na sasardote sa mga kapitbagay si Jesus ayon sa pagpili kay Melchizedek at tayo'y nakapasok dahil sa tinapos na gawa ni Jesucristo. Anong ibig sabihin? Mula po sa tabernakulo na mayroong mataas at makapal na kurtina, no one can enter inside. Ngayon, mababasa nyo sa Book of Hebrews, ang kurtina na yan ay pinalitan ng kanyang katawan sapagkat lumipat na ang Diyos ng tirahan mula po sa Holy of Holies kung saan nandoon ang Ark of the Covenant. You can read in the Bible that we have become the new habitation of God. Ang Diyos ay nakatira sa iyo. John chapter 14 verse 23, the Father and the Son lives inside you. When I say you, I'm referring to your born again spirit. Jesus lives inside. The Holy Spirit lives inside. So you have the triune God. The Father, the Son, the Holy Spirit live in the inside of you. You are His new habitation. Ikaw na ang bagong bahay ng Diyos. So wherever you go, you are carrying the presence of God. That's why you become the ambassador of Christ. Because you represent the presence of Christ wherever you go. Yang ganyang kaisipan, hindi mo iisipin maglublob sa pusali ng kasalanan. Because you begin to behave what you believe, what you are. Kung ikaw ay ambassador and you know that you are an ambassador because you are Christ's ambassador, you behave properly. And the way you can do that is because the very life of God is inside you. Kung may nagagawa ka man, hindi mo dinadagdag sa biyaya, ipinagmamagara at ipinagyayabang. Nagagawa mo lang yan dahil nasa iyo na ang biyaya ng Diyos. Can you say amen? Now, moving on from there, because that is extremely important. Romans chapter 6 verse 1 to 2 tells us the answer. What shall we say then? What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? Come on, grace pa more, grace pa more, grace pa more, so we can sin more? By no means. Verse 2, we died. Bakit po naka-underscore yung died? Bakit? Kasi ibig sabihin po niyan, patay na. Hindi po we will die to sin. Hindi, di ba? Hindi rin sinabi, we are dying to sin. Hindi rin, di ba? O ano po yung grammar? We died. Dead already or not yet? Dead. Dead. Alam niyo po ba sa grammar sa English, past tense. Alam nyo, pag tinignan sa Greek grammar, eros tense, yo, eros tense. It means once dead, always dead. Hindi na magre-resurrect uli yon. Patay na ang luma mong pagkatao. Patay na. You are now a new person. Wala na. When Jesus Christ died, we died with Him. Ano yung namatay kasama ni Kristo? Yung luma mong pagkatao, yung likas ng kasalanan. Jesus died, we died with Him. Jesus was buried,
we were buried with him. When Jesus was raised into the newness of life, the Bible says we were raised up into the newness of life with him. That's why you receive new life, bagong buhay. Nung si Jesucristo ay umupo sa tabi ng Ama, the Bible says we were seated with him in the heavenly places. That's why it is called the seat of favor and authority. Daida. Ha. Daida. Patay na ang luma mong pagkatao bago ka na. Kaya wala nang lisensya para kakailanganin ng pataya. Oh, yung patay ba? May pakinabang ba'y lisensya sa patay? Ano sinasabing ang grace, lisensya sa pagkakasala? Pagpatay. May pakinabang ba'y lisensya sa pataya? Wala. Sino lang ang gumagamit ng lisensya? Yung buhay. Ikaw ang gumagamit ng lisensya dahil buhay ka. Pero yung namatay na sa kasalanan, ikailangan ng lisensya. Pero ibig sabihin ba ka, hindi na nagkakasala? Nagkakasala. Pero hindi ho yung lisensya. Sapagkat anuman ang nagagawa mong kasalanan, dakila ang biyaya ng Diyos kaysa sa iyong kasalanan sapagkat inako na yan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo nang siya'y namatay. Can you say amen? Now, this is popular. I'll show you this. This is very popular. Na mag-ingat po kayo rito. Hindi po dahil popular ay tama. Tingnan niyo po ito. Grace is given to empower us to keep the law. It sounds good. Sounds good. Sounds good. Listen up. This is wrong. Grace is not given to empower us to keep the law. You know what grace is? I'll show you. Grace is given to empower us to live in freedom above and beyond legalism. That is grace. Hindi yung natagpuan mo yung biyaya, tapos in-empower ka para sundin ang batas, ipinalik ka sa slavery. Ipinalik ka sa legalism. No. Law is legalism and it's bondage. Pinalaya na tayo mula sa legalismo. There is freedom in Jesus. There is freedom. You can do above and even beyond legalism. Not in your own strength. Not in your own strength. But the strength of the grace of God that is within you. You can only do this by the grace of God. Remember 1 Corinthians 15:10? I am what I am by the grace of God, and his grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Can you say amen? Grace is more powerful than the law. Can you say amen? So, if you miss anything of that, please keep on watching the broadcast. Huwag po niyong putul-putulin ang broadcast. Wag po. Ako po ay nakikiusap na mayroong kababaang loob. Wag nyo pong i-chap-chap. Let them hear the whole message. If you want to comment on the video, that will be fine. Okay lang. Pero you have to show the whole video. The 12-day videos. Kasi bawat video po ay kabit-kabit. Nandun yung mga pali-paliwanag. Pag pinutol-putol po yan, nami-miss out yung kabuuan ng context. Lalo na kung kukunin mo lang yung kapiraso, may sinabi, tapos
puputuli mo yung banda rito, tapos kukuha ka ng banda rito, tapos i-splice mo, eh hindi po tama yun. Sapagkat you are not getting the whole thing. I'm saying this because I believe with all of my heart that grace is greater than the law. It is very clear that we are not under the law. Is that very clear to you now? Malinaw na ba yan sa'yo? Ikaw na nanonood ng broadcast, ang tinatanong ko. Malinaw na ba sa'yo na we are not under the law but under grace? When I say that, it is true that we are not and we have never been under the Jewish laws. Correct yon. Pero alam nyo, sabi rin ni Apostle Pablo, ang mga hintil, bagaman hindi nasa ilalim ng kautusan, gumawa rin ng sariling kautusan. Kasi ang very essence ng law, performance. Ang heart and soul ng performance, pride. You have to prove something. You want to prove something. Eh yun po yung mother of all sin, pride. Kaya, yung pagkakabigay ng kautusan sa mga Hudyo, because of pride. Yung mga hintil, yung paggawa niya ng sarili niyang kautusan, as stated in the book of Romans, also because of pride. So the question is, now that we are under grace, are we now under grace? Answer me, are we now under grace? Are there laws under grace? Now, we will answer this. I'll show you that in the Bible, there are two kinds of laws mentioned. Number one is the law of Moses. It is recorded many, many times in the Old Testament. Pero let me give you some passages. Tulad ng Joshua chapter 8 verse 31. And Jesus did mention this in John 7:23. But I will read to you Hebrews 10:28 because the very nature of the law of Moses is merciless. Wala itong awa. Now let me just remind you, walang awa ito. Let me show you. Hebrews 10:28. Anyone who rejected the law of Moses died without mercy on the testimony of two or three witnesses. Walang awa ang law of Moses. If you fail to keep the law, merciless, you would be stoned to death. That is why the Apostle Paul calls it ministry of death and ministry of condemnation. Let me show you. 2 Corinthians chapter 3, verse 7. And then we'll jump to verse 9. Look at verse 7. But if the ministry of death written and engraved on stones... Now, brothers and sisters, isa lang naman ang naukit at nasulat sa bato. Ang iba po, nasulat na sa parchment paper. Ang sinulat sa bato, written and engraved on stones, referring to the Ten Commandments. But of course, for the purpose of discussion, it refers to the whole law. But if the ministry of death, referring to the law, tinawag niya pong ministry of death, was glorious so that the children of Israel could not look steadily at the face of Moses because of the glory of his countenance. Look at the next line. Which glory was passing away. You want the good news? It has passed away. Back then, it was just passing away. But in our time, it has passed away. Verse 9. For if the ministry of condemnation, so anong tawag ni Paul sa law, ministry of death, as well as ministry of condemnation, had glory, the ministry of righteousness, referring to grace, exceeds much more in glory. Now let me show you the contrast. Dalawang kautusan lang ang mababasa po ninyo sa Biblia. Law of Moses, I mean in general, law of Moses and the law of Christ. Na ano po itong law of Christ? Let me show you. Galatians 6:2.
Carry each other's burdens, and in this way you fulfill the law of Christ. Now let me explain. This is easy. Kasi ito po isang beses lang na mention sa buong New Testament, and I suppose in the whole Bible. Yung praise na the law of Christ, only one time mention. Dito lang sa Galatians 6:2. Alam nyo, pag student of the word ka at isang beses lang na mention, easy yan. Kasi alam mo na yung kahulugan yan ay doon lang kung anong gamit. On that particular, kasi walang comparison. Parang katulad yan nung ginawa natin sa Acts 20:27, yun pong praise na the whole counsel of God, remember? Oh, isang beses din ginamit yun in the entirety of the New Testament, like this one. Ang Greek word na ginamit po dyan, nomos. Nomos. And I will show you, yan po'y prescriptive usage. Ano ibig sabihin ng prescriptive usage? Ang gamit niyan dyan ay prescriptive. So, in essence, yung word na nomos, on this particular verse po ah, on this particular verse, kasi dito lang ito ginamit. The word nomos, ginamit din po yan sa ibang mga verses sa New Testament Greek. And it means a lot of things on how it was used on particular verse. Pero since ito po ay one praise only, the law of Christ, nomos, prescriptive usage, I will show you how it is explained in the Greek interlinear. I'll show you. Look up here. I don't know if you can see this closely kasi medyo maliit siguro, pero can you try to close this up kasi maganda makita nila ito eh. Now, ito pong box na ito, as you can see there, nomos. Yeah, nomos. Itinuturo tayo sa numero 3551. Now, hindi po yan cellphone number. Yan po ay lexical number para pag tumingin ka sa Greek, yan po ang paghanap kung ano ang meaning nung pong nomos. Yan. Dito po ay nomon, pero pag tinignan nyo na po sa lexical form, as you can see, nakikita ba ito sa screen? All right. Nomos, as you can see right there, babasahin ko po ah, sana makita nyo sa screen. Nomos, from a primary nemo to parcel out, especially food or grazing to animals. Law, see? Sa translation kanina, law. Look at this. Law, may parenthesis, through the idea of prescriptive usage. Did you see that? Nakikita nyo po, nakalagay. Prescriptive usage. Tapos, merong susunod na mga salita. Nakalagay, genitive case. In the event na ito ay genitive case, it means regulation specifically of Moses, including the volume, also the gospel. Isa pang meaning po niyan, it is a principle. Pero kung ito po ay genitive case, ang meaning niyan ay yun pong mga isinulat ni Moses. Kasi meron po tayong law of Moses, di po ba? Oh, since you need to find out na yung word na nomon dito, na ang lexical form ay nomos, you need to find out yun po kanyang mood. Kung siya po ay genitive, wala na tayong pagtatalunan. Talagang yung law of Christ at saka yung law of Moses, parehas lang.
So ang challenge ngayon, please let us challenge ourselves to find out na yung pong nomon dito, you pray na hindi genitive. Kasi kung ito'y genitive, yung law of Moses and law of Christ, same lang. Malaki ang problema ng teaching ng full grace. Kasi we cannot even depend it anymore. Talo tayo sa Griego. Pero watch out. Open your eyes. Wide open. You will see it very fast. Now you see, now you don't. Titigang maigi. Ha, huwag kang aalis sa pinagkakaupuan mo. Sapagkat makikita mo ang susunod na slide. Let's do this. Pag kinlik mo ito, ipapakita sa iyo ang description ng word na nomon, yung po yung nasa Greek interlinear, yung nomos, makinig, yun po yung lexical form. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, Greek. Accusative. Accusative. Nakikita ba ito sa screen? Accusative. Accusative. Yun pong nomon, accusative. Itinuturo tayo sa prescriptive usage. So, maliwanag na yung law of Christ and law of Moses magkaiba. Yung law of Moses, law of Christ, magkaiba. Sapagkat what we have is not the law of Moses. What we have is the law of Christ. Can you say amen and amen? Now, having said this, you need to look at this verse. 1 John chapter 3, verse 22. And whatever we ask, we receive from Him because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. Now, three important words there. Bumubulaga sa yung tatlong malaking salita dyan. Because, keep commandments. Now, yung pong word na because, yan po'y reason, hindi condition. Subukan natin basahin. And whatever we ask, we receive from Him. Because, hindi nakalagay if. Kasi kung if ang nakalagay, naghihingi siya ng condition. If we keep His commandments. So hindi po condition, right? Yan po ay reason. Eh Bishop, anong implication if it is a reason? Now, you don't have to be genius. And because, di ba? Because reason? Correct. The reason presupposes we keep His commandment. Not setting the condition, but setting the assumption. Ina-assume that we keep His commandment. Because we keep His commandment. The assumption was there and is there, pero hindi po condition. Another one is the word keep. Huwag po kayong maninerbios pag nakikita nyo po yung word na keep or do. Hindi nyo naman pwedeng takasan yan sa Bible. Talagang meron po yan. Kasi hindi naman tayo laban sa performance. Alam nyo po kung ano nilalabanan ng full grace? Yung performance na idinadagdag sa biyaya. Laban tayo doon. Pero yung performance na resulta ng biyaya, tama yon. Kasi yung biyaya may resulta talaga. 1 Corinthians 15:10, di ba? I work harder. May resulta? Wala. I work harder than all of them, yet not I. Ang tawag po dyan ay grace-based performance. Now, another word there is commandments. Nako, napakalaking salita yan.
Yung iba po, pag nakabasa ng commandments sa Bible, ang pumapasok sa isip agad nila yung 10 commandments. 10 utos ay kayan, 10 utos ay kayan. Not too fast. Di yung nakabasa ka lang ng commandments, ay 10 commandments na. Here, the word commandments here does not refer to 10 commandments. Because we already established the fact, Romans 7:4, that we are already dead to the law. Remember yesterday, yun pong Romans 7:4, we're dead to the law. Anong law? Pumunta tayo sa Romans 7:7, referring to the 10 commandments. Sabi ni Paul, kung wala yung kautusan, if the law is not there, I would have never known covetousness. And it is very important that covetousness against it is in the law. Thou shall not covet. It is also very clear in Galatians 3:25, now that faith has come, we are no longer under the law. And also we Gentiles understand, there is a booklet entitled Gentiles. Sa booklet na ito, pinaliwanag ng mga hintil ay hindi talaga saklaw ng Jewish laws. Very clear. So, the word commandments here, can you go back there? Let's see the meaning of the word commandments. Look at the verse. Whatever we ask, we receive from Him because we keep His entolei. Now, that's the Greek word. Everybody look up here now. This is the Greek word, entolei. Ang basa po dyan, entolei. Ang meaning ng entolei, authoritative prescription. Stop. Sounds familiar now? Yung binasa natin kaninang nomos, remember? Prescriptive usage, that is the law of Christ. Now, authoritative prescription, what else? Authoritative direction or instruction. So, hindi po ito 10 commandments. Ito ay prescription. So, let me define prescription. Nakakita na kayo ng prescription pad? Ginagawa ng mga doktor. O may mga doktor po tayong nanonood sa broadcast. They know this better. Diba, sa prescription pad, ano po ang isinusulat? Yun pong instruction. Yung gamot. Nakasulat sa prescription yung gamot? Yes. Kung paano inumin yung gamot? Yes. Nakalagay 3 times a day. How many days? Nakalagay din po dyan kung you drink this with an empty stomach, support and so on. Mas detalyado ang bigay ng doktor sa prescription pad, mas maganda. So what is prescription? It is a direction or instruction from the authority. Ang doktor ba ay mayroong authority magbigay ng prescription? Oh, you better believe. Sapagkat sila po ay nag-aral, nag-take ng board exam. Nung makapasa, sila ay nanumpa, lisensyado silang mag-prescribe. I know that. Ang aming pong panganay na anak ay isang doktor, si Doc Eswi, na maring nanonood po ngayon. Ang aming naman pong bunsong anak, si Pastora Jam. So dalawa po ang aming anak na babae, isa pong doktor at isang pastor. So we know this. Alam namin ang ibig sabihin itong prescription. Ibig sabihin, instruction from the authority. Now the question is, now that we are under grace, are we under grace? Yes, we are. Are there laws under grace? The answer, brothers and sisters, there are no laws, but there are prescriptions. Why? Because the word entolei, meaning authoritative prescription. Bishop, what is the difference between laws and prescriptions? Bukod sa spelling. What is the difference between the two? Let me give you the answer. Laws
If you disobey, God punishes you. Oh, nakita niyo po yung binasa natin kanina sa Hebrews chapter 10 verse 28 na yung mga lumalabag sa batas ni Moises ay pinapatay ng walang awa. Remember that? So pagka nilabag mo ang kautusan, may parusa. Ang prescription, if you disobey the prescriptions, you punish yourself. Oh, kapag nakalagay sa prescription yung iinumin mong gamot, paano mo iinumin? Gaano katagal iinumin? Tapos hindi mo sinunod. Sino po ang naparurusahan? Sarili mo, dahil tumatagal nang tumatagal ang iyong sakit at lalong tumatagal ang gamutan. And look at my eyes. Habang tumatagal ang gamutan, anong ibig sabihin? Lumalaki ang gastos. Kaya sa halip na isang linggo lang magaling ka na, pero dahil yung iba nakalagay po dyan, iinom ng antibiotic dapat ay 7 days. For example lang ito. Tapos nung uminom ng antibiotic, 3 araw pa lang, maigi na ako ah. Okay na ako ah. Oh, tinigil. Alam nyo, hindi papatay yung mikrobyo. Nahilo lang. Nahilo lang siya. Oh. So tinigil mo na ang pag-inom ng gamot. Naka-recuperate. Lalong lumakas si mikrobyo. Pagbalik niya, mas matindi na. So babalik ka sa doktor. Anong gagawin ng doktor? Papalitan ang iyong antibiotic. Mas mataas na klase na. Tanong, mas mahal? Yes. Ilabas mo na ang pitaka mo dahil mas malaki nang magagastos mo. Tanong, sino ang nagpaparusa sa sarili mo? Ikaw. Dahil di mo sinunod ang prescription. So, hindi ang Diyos ang nagpaparusa sa iyo. Pinaparusahan mo na ang iyong sarili. Kung hindi mo susundin ang mga prescription na nakasulat sa Biblia, you will not be punished by God. You are punishing yourself. You're hurting your wife. You're hurting your husband. You're hurting your children. You're hurting your testimony. You're hurting many people you love so much. Pag ikaw ay nagkakasala, sinisira mo ang patutuo mo, pastor. Humihina ang iyong patutuo. Humihina ang iyong impluensya sa mga ginagalawan mo. Sapagkat you're hurting yourself. Pero God will not punish you. Sapagkat yung kasalanan mo, pinarusahan na sa katawan ni Kristo. Pero hindi ito lisensya para ikaw ay maglaro ng apoy. Dahil pag naglaro ka ng apoy, sunog ang kamay mo. At pag sunog ang kamay mo, malaking gastusin ang iyong kailangan para gamutin ang sunog na kamay. Good news pa rin, dahil kahit sunog na ang kamay mo, mahal ka pa rin ng Panginoon. That is the difference between laws and prescription. Now, God cannot punish you anymore. I believe that with all of my heart. Merong article, supplement. I cannot explain many things today. And there is a booklet entitled po, No More Judgment. And if you want to read this supplement readings, please connect with us through Charitoo Shop. So what are God's prescription under grace? What are God's prescription under grace? Let me give you. Number one. Receive God's love. Yan ang prescription ni God. Now if you do not receive God's love, it is to your own disadvantage. God is not going to hurt you, but you will be hurting yourself because it is very clear in the Bible, 1 John chapter 3, verse 23, and this is his commandment,
that we should believe on the name of His Son, Jesus. Interesting that the word commandment there is the same Greek word, entole. This is His entole. This is His prescription, that we should believe on the name of the Son. You should believe on the name of His Son, Jesus Christ. Now, Bishop, bakit nakalagay dyan, believe, and then you are saying, receive God's love. Now, hindi pa ba tumitina sa kalooban mo na si Jesus ang larawan ng pag-ibig ng Diyos? Di ba si Jesus Christ po ang personification of the love of God? Since Jesus is the personification of the love of God, if you believe on Jesus, it is tantamount of receiving God's love. Because Jesus is the love of God. 1 John chapter 4, verse 16. Look at this. And so we know and rely on the love God has for us. Madalas naririnig natin sa mga religion na nagtuturo, ang emphasis nila ay mahalin ang Diyos. Pero ang emphasis ng Bible, alamin natin at sumandal tayo sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi yung pag-ibig natin sa Diyos. So we know and rely on the love God has for us. Not our love for God. His love for us. So, meron po tayong article na isinulat ang pamagat, a contrast between Peter and John. Let me just summarize it. Pero hanapin niyo po itong article na ito. Ang larawan ni Pedro ay larawan ng pagpapakita na mahal niya si Kristo. Kasi madalas niyang sinasabi na handa siyang mamatay para kay Kristo. Si Juan naman ay larawan ng pag-ibig ni Kristo sa kanya. Sapagkat madalas nating maririnig kay Juan kung gaano siya kamahal ni Kristo. In fact, ang tawag niya sa kanyang sarili, alagad na minamahal ni Kristo. Remember that? The disciple whom Jesus loved. So, pinagmamagara ni Pedro, mahal niya si Kristo. Ipinagmamagara naman ni Juan, mahal siya ni Kristo. Tignan niyo nung dumating ang krisis. Sino ang taong nakalapit sa paanan ng krus? Si Juan. Sino ang nagkaila? Sino ang natumba? Sino ang nadapa? Sino ang sumumpa na hindi niya kilala si Kristo? Si Pedro. Sino yung nakalapit sa paanan ng krus? At sinabi ni Jesus sa kanyang ikalawang wika, "Woman, behold thy son. Son, behold thy mother." Kanino ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang ina sa lupa sa kanyang minamahal na alagad na si Juan? Sapagkat si Juan nakatayo sa gitna ng krisis, sapagkat siya'y nanangan sa pag-ibig ni Kristo sa kanya. Si Pedro natumba sa panahon ng krisis, sapagkat nanangan siya sa kanyang pag-ibig kay Kristo. Ito ang tandaan natin. Ang pag-ibig natin kay Kristo, hiwalay sa pag-ibig ni Kristo sa atin, hindi perpekto. Pero ang pag-ibig ni Kristo sa atin, perpekto. Kaya ang sabi ni John, we know and rely on the love God has for us. Kaya huwag mo ipagmamalaki kung gaano mo kamahal si Kristo. Ang ipagmalaki mo kung gaano ka kamahal ni Kristo. Can you say amen? But Bishop, how about loving God? Di ba meron sinasabi sa Bible, mahalin ng Diyos, mahalin ng Diyos, mahalin ng Diyos. Hindi ba ang ibang religion, yan ang emphasis? Love God, make disciples. Love God, reach the world. Love God, love God, love God. Now, is it wrong? No, I'm not attacking that. It's not wrong. But the only problem is that we can't do it. Di natin kayang gawin yon sa ganang ating sarili. Now look at the verse, 1 John 5:3. This is what love is. This is defined by the word of God, not by religion. This is love for God, to obey His commands. The word commands there is entole. And His commands, entole. What is entole?
authoritative prescription are not burdensome. Yung burdensome, mga kapatid, sa Tagalog, pabigat. Ang Greek word na ginamit po dyan ay baros. Ang meaning ng baros ay grievous. Ang word na grievous, ang kapatid na salita, grave, libingan. Kaya pag pinagsama mo po, grievous, nakakamatay. Kaya pag tinagalog mo ito, ang utos, look at this, ito ang pag-ibig ng Diyos, sundin ang kanyang utos. Ang kanyang utos ay hindi nakakamatay. Ang kanyang utos hindi mabigat. Kaya kung nabibigatan ka, hindi utos ng Diyos yan, utos ng pastor mo. Bigat na bigat ka, utos ng bishop mo, utos ng monsignor nyo, utos ng inyong leader ng religion. Kaya bigat na bigat ka. Parang kinakaladkad mo na lang ang iyong sarili. Parang hirap na hirap ka, masabi na lang, magawa na lang. But there is no joy in doing such a thing. Stop it! That's religion! I pray that you will find joy in serving the Lord. Kahit maliit lang ang ginagawa mo sa gawain sa simbahan, basta ginagawa mo ng masayang masaya ka, yan po ay merong katampatang gantimpala sa ating Panginoon. Dapat hindi ka nabibigatan, hindi dapat napipilitan, hindi dapat kinakaladkad ang sarili, dapat masaya kang naglilingkod sa Panginoon. Amen. Deuteronomy chapter 6 verse 5. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Ano pa ulit-ulit na salita? All. Have you noticed that? In affirm ni Jesus in Matthew 22:37-38, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Ano pa ulit-ulit na salita? All. Ang Greek word ng all ay holos, H-O-L-O-S, holos, meaning complete. Perfect. So sabi sa Bible, hindi lang basta mahalin ang Diyos. Mahalin ang Diyos perfectly. Mahalin ang Diyos completely. Jesus affirmed the fact, this is the first and greatest commandment of all. Now, brothers and sisters, it is important that you ask this question. How can an imperfect man love God perfectly? How can we do it? Sa ating bagsak na kalagayan, hiwalay sa Diyos. Imperfect as we are. How can we love God perfectly? Now you read the Bible, don't just love God. Love God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Love God perfectly. Zero. Di natin kaya. Sapagkat sa ating bagsak na kalagayan, just simply we cannot. You know what loving God is? Loving God is simply receiving God's love. Because the moment you receive the love of God, you are now in a better position to love God. Because outside of the love of God, no way you can love God. Look at the verse, 1 John 4:19. We love Him. Tell me why we love Him. Because He first loved us. You see the difference of religion from teaching full grace? Ang teaching ng religion, love God. Ang teaching ng full grace, God loves you. We do not worry loving God. It comes out naturally. Nag-aalala ka ba sa paghinga? Iniisip mo bang huminga? Is it true that breathing comes naturally? Yes. So loving God is a natural overflow of the love that has been deposited inside you. Idineposito ang kanyang pag-ibig sa iyo. Kaya nag-interest yun. Naka-deposit eh. Pag naglagay ka ba ng pera sa banko, deposito, nag-interest? Yes, dineposit ni God yung kanyang love inside us. So nag-interest po yun, nag-overflow. Kusa, gusto mong magbasa ng Bible, gusto mong manalangin, gusto mong umattend ng small group, gusto mong mag-aral sa Bible school, gusto mong sumama sa misyon, gusto mong maglingkod, hindi ka pinipilit, hindi ka tinatakot, it comes out naturally. Look at 1 John 4:10. This is love. Not that we love God.
not that we love God. He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Yan ang love. Pag pinag-usapan ng love sa Bible, not that we love God, but that He loved us. So ang direksyon, hindi ho pataas. Ang direksyon, pababa. Kapag in-emphasize mo kung gano'n tayo kamahal ng Diyos, kusang magiging tugon ng mga nakaunawa nito, mamahalin ang Diyos. Now, look at the context. Can we show this? 1 John 4:10. This is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as atoning sacrifice for our sins. This is the finished work. Now look at verse 19. We love Him because He first loved us. How did God love us? Go back to the context. He loved us by sending His Son as an atoning sacrifice for our sin. And as a result of this, we love God. Kaya po sa full grace, hindi mo kailangan pilitin ang tao magbigay. Hindi mo kailangan pagbantaan. Hindi mo kailangan pigain. Hindi mo kailangan takutin. Yung mga nakakaintindi ng pag-ibig ng Diyos, gustong magbigay. Masayang-masayang nagbibigay because it is just an overflow of your love to God because He first loved you. Can you say amen? Now, I wish I had even more time, but there is a booklet entitled Practicing His Love. You can practice His love once you understand His love. Number one, what are God's prescription under grace? Number one, receive God's love. Are you ready for this? Number two, tomorrow. This means that we are extended. Hallelujah. Hallelujah. Parang mapapatiktok ako ah. Wow. Woo. Tuloy-tuloy ang aralan. Tuloy-tuloy ang aralan. Can you shout amen? So it means that we now have another 12 days. So sum it up, 24 day na. April 17 hanggang May 10. Palakpakan naman si Lord. Palakpakan si Lord. Amen. So, what is the big idea? I am a full grace learner. Of course, hindi natin gustong tapusin ang broadcast na hindi bigyan ng pagkakataon ng mga baguhan na tanggapin ang biyaya ng Diyos. Walang kasing saya. Walang kasing saya na matagpuan nila ang pagmamahal ng Diyos sa pamagitan ni Hesus Kristo. So kung nais mong tanggapin ang Panginoong Hesus Kristo sa iyong puso, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, amen. Ako na lang po ang mananalangin, Ama, sa oras na ito. Sino man po ang sumunod sa panalangin ng pagtanggap, pinagkakatiwala ko po sila sa inyo pong biyaya na sila ay lumago sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating pong communion elements.
Basong may katas ng ubas at kapirasong tinapay. Let's do this. Habang inihanda po ninyo ang tinapay at ang katas ng ubas, palagi kong sinasabi, inuulit, na ito po ay simbolo, pero hindi basta simbolo kung hindi makapangyarihang simbolo. Hindi po ito ang katawan ni Kristo. Ito po ay simbolo ng katawan ni Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang bugbog na katawan, mayroong kagalingan. We believe that this is the most powerful symbolism of the finished work of Jesus Christ. Hawakan po natin ang tinapay. Let's do this together. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoong Jesus at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya ay pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpiraperaso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpiraperaso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang inawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay natin gawin. Atin po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod tayo sabay-sabay sa deklarasyong ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako po'y naniniwala, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ano po ang big idea, mga kapatid? I am a full grace learner. Dumako po tayo sa pagkakaloob o pagbibigay. Kung kayo po ay napagpala ng broadcast na ito o ng ministry po na ito sa pagbabahagi ng mensahe ng biyaya at ramdam ninyo ang paghipo ng Panginoon at nais nyong magkaloob, anumang halaga, walang maliit na halaga, lahat ng halaga ay mahalaga sapagkat offering po nyo yan para may pagpatuloy ang mensahe ng biyaya. Narito po ang mga impormasyon na kakailanganin po ninyo. Kung nais yung gamitin ang bangko, you can use the online banking system gamit ang mga impormasyon pong yan. Or regular banking sa mga susunod na mga araw, pwede nyo rin pong gawin. Maaari nyo rin gamitin ang pera padala scheme gamit po ang mga pagpipilian na nakikita nyo sa screen. Nariyan po ang pangalan, ang cellphone number at ang address. Pinakamadali at pinakamabilis na pamamaraan ay ang GCash. Gamit po ang numerong 0917-539-1220. Again, 0917-539-1220. Maaari nyo pong ipadala ang inyong offering, ang inyong pong donation, o ang inyong pong tulong para patuloy na maipalaganap ang mensahe ng biyaya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Muli sa ikaibutura ng aming puso, thank you for giving to the Lord. Bago po tayo magtapos, meron pa tayong mga mahalagang announcements, so manatili po kayo
narito ang listahan ng mga simbahan at pastor na mga full grace churches maaring malapit sa inyo. Please check this out. Maraming salamat po sa ating mga partners na mga full grace churches, mga pastors, yun po mga soldiers of grace. Nako, maraming salamat po mga sundalo ng biyaya. Ilang mahalagang announcement lang po before we finally go. Nakikita nyo po sa screen ang Radyo EMI DWBL 1242 kilohertz on your AM band, Monday to Friday, 7 a.m., yung mga early riser. Samahan nyo po kami at maaari nyo rin po yung mapakinggan gamit po ang kanilang Facebook ng DWBL live streaming through Facebook, umaga. Pwede po kayong pumunta sa kanila pong Facebook and watch this and listen to this broadcast. Ang Radyo EMI Facebook Live ng EMI, Monday to Friday, 10 o'clock p.m. YouTube, mag-subscribe po kayo sa EMI channel, yung mga YouTube users. Ang atin pong mga booklets ay maaari nyo pong ma-avail sa pamagitan po ng hard copy or ng e-book copy. For more information, please connect with us through Charitoo Shop. Extended po ang ating broadcast. And I'm sure you are very happy and we are very happy too. Happy to serve. Gustong-gusto naming makapaglingkod at maibahagyang mensahe ng biyaya. So sa halip na 12-day broadcast, yan po ay 24-day broadcast. Dahil hindi naman tayo naputol, tinuloy lang. Kaya bukas, day 13. Hanggang May 10 tayo, ha? April 29, araw ng Wednesday. Nako, masayang-masaya po tayong magpapatuloy sa pag-aaral ng mensahe ng biyaya. Are you happy? Oh, are you happy? Yes, we are too. So to God be all the glory. Ano po ang big idea? Sabay-sabay, malakas. I am a full grace learner. So, for the meantime, stay home, stay safe, stay blessed. Ako po si Bishop Emi, palaging nagpapaalala sa inyo kapag na kay Kristo, ikaw ay laging charito.